Good day mga kapatid, mayroon po tayo ngayong buyer, isang panauhin. At sasalubungin natin kasi bibili po siya ng 4 na pirasong gansa. Yung sisiw natin, siya po yung kukuha. Nakunda na doon sa banda ng aking tabuhan. Babalagtaran ko yung kamera. Na dito rin na ako pagbuhan dia. Okay, nakaani mo to? Nakaani na dekat dito. Asa ko may bayo pa do. Kan na dito. Dito. Oh. Okay ra apil dika sa vlog boss. Okay ra. Ah, sige sige. Ta sakay ko bid na dito na gamay. Oh. Na din yung asa man dito. Ah, dala. Na tag duha ka baldi na. Malamang ka ng baldi nga gamay, gato yung dag ko. Kuha na. Mama na. Na dito. At ito na ito, mama na dito kay wana ko ni sila, dito lang ako gibutang kay dako-dako ang kulungan ba. Marang isang itik mo? Kani, muna itik ni dako ay. Kani. Ang itik eh? Oo. Ang kuhaan ka ng dako sa ng ganang tulong. Kuhaan mo, wanang wala ko gitipon sa ilang mama sa mga pabo kay mang limugmug mo ko ni sinagod. Oh, usan lagi ka ng tulungan? Tangkong. Ay, maging awgin. Okay, hot na bagaso. Yawag, mga pagkao, no? Kusog naman. Ang nakanindot na nganing itik o ganing gansa, once mapiso na, lisod pat yun. Kaya gusto ba? Pero hindi mo kung kao ng itik, eh. Wasa, hindi kayo kung galahan na mabuhi. Oo. Oh. Nadagal ka na sa mga adi, ay. Anong brato naman kayo nagod. Eh, ako na, naka-itik ko kay, naman siya ganahan, makikiswap na ko ba? Oo. Oh. Piso ako ah, din niya. Breeder na yan. Oh, sige na. Sige, boss. Ah, kasi mo ito yung sugot ko. Sige, rami naman. Tapos nag-lis na ang nabaghan. Binala ko buhian kay Juan man. Magkaiti. So, ito na mga patid. 3 pirasong gansa. Ang isa malaki. Maaga ng kunti na ipinakuha ko kay sir kasi nahirapan akong tumanggi sa mga buyer ko ng pabo. Talagang kanila pong hinihingi na kanilang bilhin. Kaya ito na. Lalagay natin sa karton. Na! Muna sir! Okay? Upat ka mo. Sige, sige. Salamat. Amping ha, amping. Sige. So, ayan na mga kapatid. Lumipat. 4 na gansa. Na, sige boss. Salamat kayo boss. Ayun na po. Nabintana yung ating 4 na gansa. Sa ngayon, ito naman po yung ating mga pabos dito sa loob ng aking tabuhan. Ito naman po yung mga breeder ko ng gansa. Yung nanay at tatay ng gansa na naibinta ko po kanina na 4 pirasong sisiw. Ayan, sa magtatanong, tig 1,000 po yung binta ko sa ganun kaliit na mga gansa. Kaya goods, all goods na po talaga. At ito naman po yung magwa 1 month old na mga alaga kong pabo. Ayan. Marami-rami rin ito ng konti. Sige, galit pili. Pero, ha? So, sa ngayon po mga patid, ito mayroon po tayong isang panauhin. Sir, si sir, kukuha po siya ng 2 sisiw na bap. Yung ginamitan natin ng poster na paraan. Taga na tuglaog. Kinigya, so, dili na ni BEC laog. Parihan na nadri ah. Wa ko galaog BEC man. Busog ka ng sa piso, wa ka maglaog BEC. Integral 1,000 ako ah. Maurong na BEC mo po na. Ang integral 1,000. So ito na po mga kapatid, 2 jersey bop yung kukunin ni sir. Pag-upgrade sa kanyang munting pabuhan. Ayan. Duha lang, sir? Tulo? Duha lang. Duha lang? Ay, tipa na ito. Ano, asa ito kung tip daw? Ay, dahil nasa sod. Oh, nasa sod. Apiling, deliver on. May pwede mo malig tip, eh. Para mapilti ang video. Hahaha.
wagay ko dagko diri pang out na ko kuan nang para ihaw eh. Anam. Di ka dagko. Tulo ko tag upat, lima wa na eh. Dili tag 500 mo pala. Oh, balik ya 500 ang bay ang bayi. Ang laki ni dagko naman. 700 akong kuan sa. Okay, mga almost 20 o oh, 1 kilo kapin. Kuan na ni mga 1.75. Dada almost 1 kilo. Untay sa krito, anong lawag mo mong binahian? Kuan na yun, sir. Para di kay kamadak. Like, okay na, matangkong na ko ganun. Wow, lagi, kita ko. Dagko ka, nag-stock lang yung mga, kadagko na. Biskan lagi, walang may lagi ang pagkaon nila, mga kuan. So, ito po mga kapatid. Nakapagbinta rin tayo ng probiotics. In-introduce ko po kay sir para malaman niya po kung gaano ito ko epektibo. Dahil nakita niya po doon sa aking mga alagang pabo na masigla po at hindi po sila payat. Wala sir. Okay. Kaya bahal. Na, isukli din sir. Oh. Na, salamat kayo sir. Ayan. Pagpalit ko bagaso, tangkong, sapal, no? Oh, sa pangayon ko ng mga sapal sa anong may basig daghang kag amigo ng magbuhat og bingka. Mulami gid ay basta masagula na ani. Na mao jud na kuno mo na kuno obserbahan kay sa una lahi ra kaya kung mga binuhi eh. Sa ligra mo ko sa mas niya. Ray pag so kasa lagi. Na. Mil City. Og dagko ni mo kato na lang kuan scramble nga general. Blue na yung sipras sa yung sak. Dili green. Dili, ala inan ko tong green kay kuan. Inigbasa nimo sa inan na tubig, murag karton ka na eh. Murag bagaso no. Murag karton lata lagi. Sige bay, salamat. Ayos sa bete. Sige. Ba- kuan ko sa imong kuan bi, i-add ko bi. Sag, unsa man? Ay, kuan lang. Ayan. So ayan na po mga kapatid, nakabinta po ako ng apat na pirasong sisiw ng gansa. Salamat sa Diyos. Tapos dalawang jersey bop. At ngayon naman po, para hindi masayang po ang vlog na ito, may tanong po kasi doon sa usapang pabo. Simpleng tanong naman ito, ngunit gusto ko pong mabigyan ito ng kaunting clarification o idea. Siguro hindi po ito magiging applicable sa lahat kasi may mga bagay po na hindi po applicable sa atin, sa iba applicable. Nakadepende kasi yan sa area, sa lugar, sa pagkakataon. So, pero marami po talagang aspect, ngunit ganun pa man, ang ibabahagi ko po patungkol po sa tanong na ito, sana po, pwede nyong hindi gayahin, pwede nyong gayahin. Kumbaga, kunan nyo lamang po ng mahalagang impormasyon nang sa ganun ay ma-enhance o gumana po yung inyong instinct kung ano yung dapat gawin. At yung kanyang tanong po mga kapatid, ito po, ayon sa kanya, hello po, silent reader here. So, doon kasi ito sa grupo namin sa Usapang Pabo. Ako po yung admin dyan. At ito yung ang kanyang tanong. Paano po makakapapisa ng itlog ng pabo? Palagi po kasing nabubugok o palagi pong nababasa ng mga paa nila. Ayan. So, pagdating po sa bugok o yung hindi napipisang itlog ng pabo mga kapatid. Ayan ang mga pabo. Daming sisi, no? At lumalapit sila sa akin, tinutuhak pa nga nila yung paa ko. Ganito po yan kapatid. Siguro first time ka po pong mag-alaga ng pabo, kaya umabot po sa punto na natanong po ninyo ito. Kasi yung inyong itlog ay hindi napipisa. Ganito po yan. Kung sa isang plak ng itlog ng inyong inahin ay wala pong napisa, kahit ayun, nabasa sa putik ng kanilang paa, kahit isa wala pong napisa mga kapatid, una mo pong tingnan yan ay baka masobrang tanda na po yung inyong mga materialis or baog po yung inahin or yung lalaki, dahil wala pong napipisa kahit isa. Kung kahit isa walang napisa, pero kung may napisa po kahit isang piraso, dalawang piraso sa isang itlogan ng inahin yon, wala pong problema yung inahin at saka yung barako kasi may napipisa eh. So nagkaroon po ng fertile egg. Ayun, pag walang napisa, palitan nyo po yung materialis kapatid. Kung hindi lalaki, yung babae po. Or maghiram po kayo ng ibang lalaki sa inyong kaibigan. Aray! Grabe oh! Ang tatakaw kasi ng mga alaga ko ngayon mga kapatid, mula nung gumamit ako ng probiotics. Kaya pag pumupunta ako dito sa aking pabuhan, talagang sinusugod nila ako. Ayan oh. So kapatid, ayun po. Isa po yung
paraan na dapat nyo pong tingnan, baka may problema sa iyong inahin at sa iyong barako. At ang pangalawa naman, pag sa isang clock ng iyong inahin ay nakapagpapisa naman isa or dalawa, ang isang dahilan po niyan ay yun po, baka palagi pong nababasa. Kung nababasa po sa kanilang paa, lalo na nag-start pa lang silang mag-itlog, na palagi na pong nababasa ng kanilang paa, natutumihan, ang pinakamainam na gawin dyan ay everyday mo pong kuliktahin yung kanyang iniitlog, linisin, punasan ng basang panapton, tapos patuyuin sa pamamagitan ng hangin. Ayun, i-save mo muna, ipunin mo muna, nang sa ganun ay makumpleto po yung isang clock ng kanyang pag-itlog. Kapag maglilimlim na po siya, ibabalik mo po doon sa kanyang initlogan. Aarin nyo pong linglangin siya sa pamamagitan na maglagay po kayo ng isang itlog, itlog ng manok or yung mga nabaog na itlog. Nang sa ganun ay, ayun, dadagdagan nila everyday yung itlog na yun. Tapos kukuliktahin nyo po yung bago. Yan po yung magandang paraan, mga kapatid, kasi everyday siyang aakyat doon, kaya nagkakaputik po talaga. At ang pangalawa, atambakan nyo po yung putik na malapit po sa kanyang pugad, kasi ayun po yung dahilan, may putik kasi yung kanyang daanan, kaya nagkakaputik. Pero sa tingin ko po, mga kapatid, kung maramihang pabo na po, kung gusto nyo po talagang magparami, ang pinakamainam po talaga pagdating po sa pagpaparami ng pabo, para madali lang po tayong makapagpadami, ay yung gumamit po tayo ng incubator. Sa katotohanan po, sa ngayon na gumagamit na po ako ng incubator, saka ko pa lamang po naramdaman na talagang napakabilis po ng pagpaparami ng pabo. Kasi yung kinompute ko po, nasa mga 6 na bisis po silang mag-itlog sa loob ng isang taon. Kumpara po sa pagpalimlim lang, nasa 3 to 4. Madalas nasa 3 cycle lamang po ng pag-itlog talaga ang magagawa nila sa loob ng isang taon. Kaya pagdating po sa incubator, napakabilis po, mga kapatid. Lalo na ngayon na gumamit po ako ng probiotics na inihalo sa kanilang pagkain. Ako po, hindi pa napisa yung itlog na aking in-incubate. Yung inahin ay nagsisimula na namang mag-itlog ng panibagong clock ng kaniyang pag-itlog. So, yun po, mga kapatid. Sana po sa kapatid natin na nagtatanong, hindi na po ako nag-comment doon sa ating grupo kasi matagal. Mabagal kasi ako mag-type. Kaya ginawan ko na lamang po ito ng kaunting vlog. Idinugtong ko na lamang po sa vlog na ito. Nang sa ganun ay makabigay po ito ng kaunting idea sa mga wala pa pong idea patungkol po sa pag-aalaga ng pabo. At hanggang dito na lang, mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.